Hello guys, welcome back to my channel. And for today's vlog, mag-update po tayo sa kalagayan ng market. So bago tayo mag-start guys, like and subscribe muna kayo dito sa ating channel para hindi nyo ma-miss itong ating daily technical analysis kay SLP at kay Axie Infinity. On top of that, manonotify po kayo once na may para-raffle po tayo dito sa ating channel. So very soon guys, abangan nyo po, magpa-para-raffle po tayo dito sa ating channel. At syempre, plug ko na rin po yung aking second YouTube channel. So this is called Wolfie ASMR. This channel is about food, relaxation at ASMR. So kung gusto niyo yan guys, meron tayong link dyan sa description box. Click nyo po yan to subscribe on my second YouTube channel. So sana guys, supportahan nyo din po itong aking second YouTube channel. Kagaya nyo po ng pagsuporta dun sa aking unang channel, no? So ito, balikan na po natin ang kaganapan dito po sa ating market. So hindi po maganda ang kalagayan ng market natin ngayon sapagkat bumagsak ang presyo ni BTC from $40,000 to $38,000, no? Kanina po, nasa $37,000 pa po itong presyo niya. However, nagkaroon po ng buyback itong mga traders natin, may mga bumili kaya napaakyat po nila ng bahagya itong presyo ni BTC. So, noong bumagsak po itong presyo ni BTC, nagsimulang nagsibagsakan na din yung mga prices ng mga altcoins natin, no? Kasi kapag hindi po maganda ang market sentiment ni BTC, nadadamay na po yung ibang altcoins, no? So, ayan, nangunguna po si Ethereum, bumagsak ng 5.61%. BNB, bumaba din po ang presyo. Solana, XRP, Terra Luna, Cardano, ayan, Dodge, bumagsak na din po. At yung ibang altcoins natin, talagang pulang-pula po itong ating market ngayon. So, maliban na lang dito kay Ape, no? Ape coin, isa po ito sa paborito kong coin. Ayan, green pa po siya, plus 0.89%. So, halos lahat po ng coins natin ay pula, kaya ingat-ingat po kayo sa pagtitrade ngayong araw na to dahil hindi po maganda itong ating market sentiments, no? So, ito po yung chart ni BTC. Bago tayo mag-charting guys, kung gusto nyo mong mag-create ng account dito sa Binance, meron po tayong referral link dyan sa ating description box. Click nyo lang yan to create your own account. So, ito po ang chart ni BTC. Dito po tayo bumaba, no? So, kagabi po kasi, umakyat po ang presyo ni BTC kaso hindi po tayo nagkaroon ng breakout dito sa $40,702. So, maganda rin po ang signal kagabi kasi nasa itaas na po itong ating candlestick at yung 50MA natin ay nasa ilalim na po niya. However, hindi po nag-stay dyan na matagal dahil magmula po nung umakyat ng konti itong presyo ni BTC dito po sa ating resistance ay nag-start na po silang magsibentahan. So mas marami po ang nagbenta kaysa bumili kaya na-control po nung buying or nung selling pressure po natin itong presyo ni BTC at bumaba po yung price niya. Nagkaroon po tayo ng dalawang breakout, no? Dito po sa support natin sa $39,187, nabutas din po yung kasunod na support sa may this is $38,466. So, ayan, dalawang support po yung nabuta sa atin. And then, as of right now, dito po sa RSI natin, medyo nag-slowdown naman po itong pagbaba ng presyo ni BTC kasi maraming bumili. Pero, this is not a clear signal na haakyat na nga po itong presyo niya, no? So, maaari pa pong bumaba itong presyo ni BTC ulit dito, tumalbog siya ulit dito sa ating oversold areas bago mag-bounce, no? So MACD natin, pababa pa rin. Kapag pababa po ang MACD natin, malaki po yung possibility na bumaba din po yung presyo ng mga coins, no? Bukod pa dyan ay check natin itong chart ni SLP, no? So far, ganun din po ang naging pattern ni SLP, bumaba din po ang presyo niya. So magmula po nung ma-hit natin itong resistance na to, bago po yung resistance na yan, nagsibentahan na po sila, no? Ganyan po kasi ang technique guys, bago pa po ma-hit yung resistance na ito ng ating candlestick, nakaposition na po yung mga traders natin at magsisibentahan na sila dyan, no? So marami po ang nagsibentahan magmula nung bumagsak itong presyo ni BTC, no? So ang effect, ito, bumaba din po ang presyo ni SLP hanggang dito po sa support natin sa may $0.0135. So kung mapapansin nyo, dun po sa ating RSI, ay nandito na po tayo sa oversold areas. Pero wala pa pong bounce back na nangyayari, no? Kasi
Nag-slow down lang po yung pagbibenta ng ESLP kaya nagkaroon po tayo ng flat yan. Anytime kapag bumaba po itong presyo ni SLP or kaya nabutas po itong ating support dito, may chance pa po guys na baka bumaba pa po itong presyo niya. As of today, ang presyo po ni SLP ay nasa 72 centavos. So MACD natin guys, pababa pa rin. That's an indication na pa-downtrend po itong ating market. 50 MA natin, nasa taas pa rin po ng ating candlestick. No? That's not a good sign. Silipin po natin si AXS at mag-technical analysis tayo. So far, ganun din po ang naging behavior po ng chart ni AXS. No? After mag-dip ni BTC, nag-dip din po itong presyo ni AXS. So, dalawa din po yung nabutas na support natin sa may $41.59 at $39.40. No? So, as of right now, nagkaroon naman po tayo ng bounce back dito po sa oversold area. Kasi nangyari po dito, bumagsak ang presyo ni AXS guys, na hit niya itong oversold areas natin hanggang $25.63. No? So, ang nangyari dyan, nag-bounce back po siya, paitaas, pero hindi pa po ito clear signal na didiretso na nga pong aakit itong presyo ni AXS. Kasi anytime na bumagsak itong presyo ni BTC, maapektuhan din po yung mga prices ng mga altcoins natin, especially SLP and AXS, no? Kasi pansin nyo, nung bumagsak itong presyo ni BTC, bagsak po ang market natin kaagad. So, ganyan po ang kagandahan, no? I-check muna natin itong presyo ni BTC para malaman natin kung saan ba tutungo itong ating market. Kasi itong cryptocurrency, guys, hype po ito, no? Hype po ang pinaglalabanan natin dito. Kaya kapag nag-update po yung mga developers ng mga coin, yung mga CEO po ng mga coin, tumataas po yung mga prices nila, no? Kasi nahahype po yung market. Pero eventually, kapag po hindi na-maintain yan, babagsak din po itong presyo. Ganyan po ang nangyayari kay SLP and AXS, no? Pansin nyo, kapag nag-update po itong si developer, dun lang po sila tumataas. Pero as time pass by guys, after the update, bumababa din po itong presyo niya. Hindi niya nasusustain. No? So, yan po ang ating update ngayong araw na to. Sana nagustuhan nyo po itong ating content. And kapag nagustuhan nyo po itong ating content, do not forget to like and subscribe to this channel. No? So, my name is Wolfie, guys, and see you on the next update. Take care and goodbye.